pag-usapan pa. Hindi mo na dapat nalaman yung tungkol sa pagpupundis ko dahil unang-una, wala naman talaga akong planong sabihin sa'yo. Kung hindi lang dahil kay Papa, wala naman ako dito ngayon. Natatakot ka ba naman na ulitin ko ang ginawa ko dati? Yung pandahilan? Oo. Kaya pwede ba pabayaan mo na ako? Ma'am! Bakit? Ano ba ginagawa mo dito? Hindi ba may kasal kayo? Sa panay kayo, mama. Natuloy yung kasal ko kasi dito. Ngayon sa harap nga. Kaibig, ninaloko nila tayo. Ito ba yung sinasabi mo na kailangan ko malaman? Tarting buntis ako. Mukha mo? Buntis ako. Patawad kita, Betty! Nagkatawa na kita ulit! Pinaniwala mo kung wala nang namamagitan sa inyo na itong hayop na lalaking ito. Tapos sasabihin mo sa akin, buntis ka? Klase kang tao. Ganun ba kahirap tiisin ang libido, Abet? Sabihin mo sa akin! Alam mo bang mula noon hanggang ngayon, naging tapat ako sa'yo! Tapos ganitong gagawin mo, pinagmumukha mo akong tanga. Paulit-ulit mo na ako niloloko. Ay, sumasama mo, Abet. Wala kang kasing sumama. Hindi ko gustong mangyari ito. Maniwala ka. Hindi ko sinasadya. Tama na, Bet. Tama na, tantanan na natin ang loko ng ito, ha? Kahit anong sabihin mo, hindi na ako maniniwala sa'yo, ha? Katira. Isa ka ba? Ayoko makarinig ni isang salita nang galing sa'yo, ha? Madrama-drama ka pa noon. Yung pala, bubuntisin mo lang ang asawa ko. Huwag na huwag kang nalapit sa anak ko, ha? Ayoko na makita ang pagmumukha ninyo kay Kela. Magbaboy! Kerding! Kerding! Kerding ako! Kerding, wala nang kahit na anong mamamagitan sa amin ni Jono. Tinapos ko na. Hindi na mauulit ang nangyari. Wala na makakagulo sa atin. Diyos ko, Lord! Sumagot ka rin sa wakas! Ano nang ganap, Mareshki? Dumating na ba si Beth? Ano, nakapag-usap na ba kayo? Mother, muwi na kayo ni Precious. Hindi na uwi si Beth. Ha? Bakit? Ano nangyari? Buti si Beth, Mother. Si Jomar ang ama. Ano? Niloko niya ako. Niloko niya tayo lahat. Kailangan kong umuwi. Kailangan kong ayusin to. Kung mag-iwalay kami ni Karting, hindi dapat ganito. Hindi dapat ganito. Kalma ka lang. Beth, kalma ka lang. Hindi. Tumor. Isipin mo ang anak natin, Beth. Isipin mo ang anak natin. Hindi. Napasa mo muna ang kahit ni Karting. Tumor, ang laki-laki ng kasalanan natin kay Karting. Kahit malipasa mo pa yung isang taon, hindi ka agad-agad mawawala yung galit niya sa atin. Ginawa ko to, kailangan ko itong pangatawanan. Kailangan ko kausapin si Karding, alang-alang kay Precious. May sipag pabukas mo. Kahit lang. Hindi. Pabukas mo muna. Hindi, hinihintay na ako ni Precious. Nalang ako sa kanya na babalikan.
I told you to keep a close eye on Jomar. Ano ba yan? Napakasimple lang. Alam mo ba, binigyan ko ng gamot ang daddy mo para lang kumalma? Yung telepono ko hindi na tumitigil, lahat tumatawag. Gustong malaman kung ano nangyari. My God! Celine, this is a disaster! Stop it! Puro ka ibang tawa. Keep on thinking about the opinion of other people. Have you even stopped and asked how I feel? I'm broken here. I don't even know what's happening to me anymore. Mother, hi, anak. Yes, she... Daddy, saan ka po galing? Pagdating po namin ni Ninang, wala ka na. Ano, kasi anak, may kinausap lang ako. Bakit po nilak niyo pati iyan? Paano po kapag dumating si nanay? Ano kasi anak, may emergency lang si nanay sa trabaho. Hindi mo siya makaka-uwi. Diba po, sabi niyo, hindi na po aalis si nanay. Dito na lang po siya sa bahay. Kasi po, mag-a-abroad na po sila, Peter. Ano kasi, anak eh, hindi na natuloy si Ma'am Therese umalis. Pasensya ka na, ha? Huwag ka na malungkot, okay? Andito naman si Dading. Dito rin naman si Ninang Lexi mo. Oo nga po pala, Dading. Para po sa ina ni nanay. Bakit po kayo malungkot, Dading? Wala. Ano? Na-touch lang ako, baby. Sige mo na ba? Kaya ka pa. Gising ka pa. Parang awa mo na ayusin natin to. Kasi kung ayaw mo makipag-usap sa akin, maiintindihan ko, hindi kita pipilitin. Pero parang awa mo na. Gusto ko lang makita yung anak ko. Malalapasan din natin to. Kaya hindi na kita papabayaan. Kaya naman anak natin. Mas mabuti pa siguro doon ka muna sa bahay ko tumuloy. Hindi. Hayaan mo muna akong humanap na sarili ko matutuluyan. Pero mas mapanatag ako pa doon ka. Hindi! Jomar, parang awa mo na. Huwag na natin pagtalunan to. Sige. Pero hayaan mo, tulungan kita.
ka pa ng bagets. Binigay ko naman sa kanya ang lahat. Wala pa lang nung dumating si Beth tsaka si Precious. Wala na akong ibang inintindi kundi ang kabutihan nila. Bakit ba nagkaganito? Ginawa ko naman lahat ah. Ginawa ko lahat para sa pamilya namin. Ano kasalanan ko man doon? Sabihin niyo sa akin, Mati. Kasalanan ko man doon dahil bakla ko. Hindi ko kayang ibigay yung pangangailangan ni Beth. Huwag mo sisihin ang sarili mo, Mareshki. Alam mo kung tutuusin, wala ka namang pagkukulang. Sa katunayan nga, sobra-sobra na yun ang mga naibigay mo eh. Maging mabuti kang asawa. Maging mabuti kang ama. Wala namang problema sa'yo, Mareshki. Nagkataon lang kasi na yung si bakla nagpadala, hindi nakatiis. Pinaniwala niya ako na kami lang tatlo hanggang sa huli, Father. Ano nangyari? Umalik siya sa hayop na Jomer na yun. Paano kukunin na nila sa akin si Precious? Ano labo ko sa dalawang yun? Paano na ako, Father? Hindi, Mareshki. Huwag kang mag-isip ng ganyan, Mareshki. I'm sure minahal ka naman niya kahit papano. Kundi man bilang isang asawa, I'm sure minahal ka naman niya bilang isang kaibigan. Talagang mahalaga ako para sa kanya. Bakit pauli-uli niya akong sinasaktan? I want you to cancel everything. The plane tickets, the hotel reservations, everything. Okay, thank you. Sa'yo, okay, Daddy. Mabuti nang ganyan kesa iba pa ang mabasa nila tungkol sa'yo. Excuse me, Ma'am. Walang mag-change sa situation, okay? Di ba ako pa rin yung iniwan? Ako yung pinagpalit, ako yung nawalan. You know that article is going to redeem you. Mas mabuti nang alam ng publiko na ikaw ang nang-iwan kesa yung lalaking yon ang nang-iwan sa'yo. Sooner or later, the truth is going to come out. And what do you think? I'm not gonna look pathetic? Of course, I'm going to look pathetic. Anong gusto mong gawin namin? Hayaan namin makalusot yung lalaking yun, unscathed? Ha? Celine, ni hindi ka nga binalikan para magpaliwanag. This is not the proper way to fight. So what is the proper way? Tell me. Ang tumahimik? Ha? Ang magmukmok tulad na ginagawa mo? Wow, Mom. Talaga? Sa palagay mo, dahil wala akong ginagawa, dahil nandito ako, feeling mo I've already accepted defeat? It's not like that. It's just that, you know, I need time alone. I need time to think. You don't even understand how hard it is for me. Iha, we're doing what we know is best. Hindi tayo ang magkalaban dito. Okay, we're supposed to be a team. I know that. It's not like I don't appreciate what you're doing. I need time to think. I'm sorry, Mom. I'm not even used to like fighting with you. I'm just sorry. Precious! Nanay! Inintay ko po kayo kagabi, pero sabi po ni Daddy, hindi na po kayo makakapunta. Kasi po, may sakit po yung mommy ni Peter. Kamusta na po siya? Kailan po sila aalis ni Peter? Nanay,
Umuwi na po ba kayo sa atin? Namiss ko po kayo. Namiss din kita, anak. Nay, kailan po kayo uuwi? Malapit na po yung anniversary niyo ni Dading. Oo nga eh. Malapit na. Gusto ka? Huwag ka naman dito. Opo. Yan yung dumi? Akala ko po ba sa Amerika na po kayo tumitira ni Tita Celine? Nag-decide muna ako mag-stay dito. Talaga po? Para mas magkasama pa tayo. Talaga po? Yay! Mamasal po ulit tayo! Isama rin po natin sila Nani at Dading. At saka po si Tita Celine. May, Ninong, balik na po ako sa classroom. Sige, Nanak. Nay. Balik po kayo sa atin, ha? Hinintayin ko po kayo. Ina. Anong ginagawa mo dito? Alam ko dito ka nagpunta. Kaya sulundan kita. Sinabi ko naman sa'yo, Pet, di ba? Hindi kita hayaan mag-isa. Harapin natin si Kadeng na magkasama. Ano si Celine? Hindi mo ba siya kakausapin? Palilipasin ko muna yung galit niya. Ready na ba yung tiramisu? Eh, yung avocado pie, kanina pa yon, pa-double time, ha? Oh, sige, sige, sige. Ito naman. Sarding, ano bang nangyayari sa'yo? Tambak na tayo ng order ng dessert. Sensya ka na, ha? Dami ko lang kasing iniisip ngayon. Ah, Karding, may naghahanap sa'yo. Sino? Asawa mo raw? Uy, Karding, saan ka pupunta? Karding! Karding! Jomar! Bitawan niyo ako. Jomar! Bitawan niyo ako. Babasagi ko yung mukha ng lalaking yan. Di ba sinabi ko sa inyo, huwag kayong magpapakita sa akin? Ano ginagawa niyo dito? Karding, huminahon. Huminahon? Ano ba sinabi ko sa inyo, huwag kayong magpapakita, tapos ngayon magkasama pa kayo, sasabihin mo sa akin, huminahon? Nakamutang na loob, Ben. Sinalo kita nung iniwang anong hayop na lalaking yan. Tinanggap ko ang buong-buo lahat ng responsibilidad bilang ama at saka asawa mo. Yung kapatid ko nga, kinalaban ko para sa iyo eh. Kinalimutan ko yung kaligayahan ko para sa iyo. Tapos ano, ito yung sukli mo? Karting, alam ko malaki yung kasalanan ko sa'yo. Matatanggap ko kung hindi mo na ako mapapatawad. Kung mag-iwalay na tayo. Pero Karting, si Precious. Anak ko siya eh. Hindi ko kaya malayo sa kanya. Wala akong pakialam. Kung magsama kayo, magsama kayo! Pero hindi niya makukuha sa akin ang anak ko. Hindi mo pwedeng gawin yung Karting. Anak namin si Precious! Ako ang tatay niya! Kahit anong gawin mo, hindi ko isusuko ang karapat ng ko bilang ama ni Precious. Hindi rin namin ipapaubahay sa'yo si Precious dahil kami ang tunay niya mga magulang! Ama kayo, tumigil na nga kayo! Untang na loob! Anong kaguluhan ito? Paulit-ulit na sinasabi sa inyo, laging karapatan ng customers, ang dapat yung una. Chef, pasensya na ho kayo. Hindi ko naman po intindyo na manggulo. Hindi ko lang kasi po napigilan yung sarili ko na makita ko yung asawa ko kasama ng ex-boyfriend niya. Paano pong sasabog yung dibdib ko?
get where you're coming from. Pero workplace lang pa rin ito, Carbine. Sana naisip mo na may ibang lugar naman para pag-usapan niyo mag-usawa. Ang problema niyo. Sensya na po siya. Hindi na po mauulit. Dapat lang hindi mauulit. Dahil kapag nangyari pa, hindi lang suspension na biro sa'yo. Tatanggalin kita. Hindi tayo titigil na hindi natin nakakausap na maayos si Carding. Hindi niya pwedeng pagkait sa atin si Precious, anak natin siya. Mas mabuti siguro kung ako na lang munang lalapit kay Carding. Problema namin ito mag-asawa. Kaming dalawang dapat mag-usap. Pero Beth, mas lalo lang magagalit si Carding kapag makita niya pa tayo magkasama. Hayaan mo muna kaming ayusin kung na kami lang. Lagi naman sa kabutihan ni Precious sa mga desisyon ni Carding, kaya alam ko maayos namin to. I know we're in a difficult situation right now. Pero lagi mo tatandaan. Ikaw, si Precious at magiging anak natin ang pinakamaganda nangyari sa buhay ko. Sa akin si Carding, ma. Ayaw niya akong kausapin. Di ba kapasok sa bahay, hindi ko magawa. Beth, nasaktan mo ang asawa mo. Natural lang na magalit siya. Eh, kahit sa anggol mo tingnan, eh. Panlokong ginawa mo. Maalam ko na hindi na kami makakabalik sa dati. Pero hindi ko kayang tuloy ang malayo sana ko. Huwag kang magsawang humingi ng tawad sa kanya, ha? Kilala mo naman ang asawa mo. Hindi magtatagal yung pagiging matigas nun sa'yo, ah. Eh, ngayon, hindi ka tumutuloy kay Carding. Saan ka tumutuloy? Hindi ba nag-abroad na yung employer mo? Beth, huwag mong sabihin. Tumutuloy ka kay Jomer, ha? Kasal ka pa rin kay Carding. Hindi ba? Kuha ko ng maliit na apartment. Bahay ka na lang. Umuwi ka na lang sa bahay natin. Salamat, pero gusto ko sana na nasasilip si Precious kahit papano. Mas magiging madali yun sa akin kung nandito ko sa Maynila. Ano bang plano mo? Plano ni Jomer. Umatrasa dun sa kasal nila ni Celine. Pero hindi ko pa po alam kung anong gagawin namin pagkatapos. Alam kong mahal na mahal mo si Jomer. Pero Beth, kasal ka kay Carding. Sa mata ng Diyos at sa batas, siya ang asawa mo. Kaya kung makikipaghiwalay ka sa kanya, gawin mo nang maayos, ha? Alam mo, pare? Kung ako si Carding, di lang yan ang aabuti mo sa akin, eh. Kung pwede ko lang akuin lahat ng sakit na nararamdaman ni Beth, eh. Pare, paano naman yung sakit na binigay mo kay Celine? Ganun na lang yan. Pare, wala ka bang balak magpaliwanag? Hindi naman maibabalik ng paliwanag kung lahat ang nangyari. Mas lalo lang siya masasaktan. Kaya mas mabuti nang hindi niya malaman totoong rason kung ba't ako umatras sa kasal. Yung asawa ni Beth, paano? Ginagawa naman namin lahat para makausap si Carding, eh. Pare, kahit ilang beses pa ako lumapit sa kanya, gagawin ko. Sa tingin mo ba, papaubaya na lang ng basta-basta yung panganay mo sa inyo? Anak namin si Precious.
ay gagawin ko lahat para magkasama-sama kami. Precious! Ako, nasaan ka ba, bata ka? Precious, ah, baby, nakita mo ba si Precious ko? Ay, opo, doon po sa may waiting area. Eh, wala naman tao doon. Ano ko po siya kanina nakita eh. Sige, salamat ah. Thank you po. Saan si Precious? Precious! Hindi ba yan ang gusto mo? O umalis, sumama kay Jomar, o ayan ang mga gamit mo? Hindi ko pwedeng iwan si Precious. Hindi ko kaya. Sana naisip mo man yun bago ka kumirengkeng. Ang korte ay laging pumapabor sa tunay na magulang ng bata. Biology is king when it comes to custody. Natural na hanapin niya yung inanay niya yun. Ano bang gusto mong gawin ng bagets? Hanapin yung nanay ng kapitbahay natin. Alam mo, ganyan ka rin lang ng ganyan. Lalo mo lang nilalayo yung loob ng bata sa'yo. You're not gonna see Jomar, are you? I mean, ilang beses mo nang binaba yung sarili mo para sa lalaki niya? Ma'am, alam mo, huwag ka masyadong mag-worry. Ayoko naman maging martir. Celine? Beth is pregnant.